Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, we're gonna talakay. What? Talakay! Tatalakayin natin yung mga benefits ng government dito para sa mga madlang people. Again, we're gonna talk about yung benefits ng gobyerno, ng government para sa mga tao. Pero bago ang lahat, kung bago ka dito, ako po si Vince Filipino, living the American dream, at gumagawa ako ng mga Boy America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung bell icon para updated ka kapag meron akong bagong vlog. So nag-upload ako every Saturdays 12 to 1 PM Manila time. And sinasagot natin yung mga comments nyo sa previous video. Let's go! So yung sasagutin natin ngayon is from HeyChan722. Sabi niya, sana po makagawa ka ng video ng mga benefits ng government. So ito na yun. At sa latter part ng video na to, sasagutin natin yung mga comments nyo sa last video. So number one is yung sa food. So dito sa Amerika guys, merong tinatawag na food stamps or yung SNAP program. Kapag low income ka, yun nga, or yung mga homeless, meron sila nakukuhang monthly food stamps. Depende kung gaano kalaki yung household nyo. Household life, kung mag-isa ka lang, meron kang asawa, meron kayong anak, meron yung parang bracket. Merong nakakuha ng 900 a month, merong 1,000, merong 1,300. Depende na sa ang state din yun. So yun nga, merong food stamps na tinatawag. That's number one. Number two naman guys, is yung sa health. Meron ditong tinatawag na Medicare at Medicaid. Yung Medicare, wala siyang income limit, guys. Pero usually, that's for over age 65. So, 65 and above. Yung Medicaid naman, that's usually for low income under the age of 65. So, yun yung difference nun. Para hindi kayo malito kung ano yung lalo kung nandito na kayo sa Amerika. Pero syempre, tayo naman mga Pilipino, gusto natin syempre kumayod tayo, di ba? Kumayod, kumakayod. Kaya parang, sorry masisegue ko lang, ang daming may kayang Pilipino dito kasi ang hirap ng boy sa Pilipinas, lalo yung mga Pilipino na nag-migrate dito because we know how hard the life is in the Philippines, di ba? Kaya yung mga Pilipino dito, ang gaganda ng bahay, which is nakaka-proud, di ba? So yun, wala lang, nasegue ko lang. So para hindi nakakalito, Medicare versus Medicaid, yung Medicare, usually sa mga matatanda siya. Yung Medicaid, help siya sa mga, yun nga, sa mga low income under age 65. So, yun. And then, other than that, meron ding tinatawag na social security benefits. I think kagaya to ng SSS sa Pilipinas. Meron din dito nun, social security benefits. Number 3 is sa housing naman, guys. Dito, meron tinatawag na rental assistance. So, kapag nahihirapan ka magbayad ng rent sa apartment or nahirapan ka magbayad ng utilities, merong such program for that. Amazing, di ba? And para sa may mga mortgage naman or sa mga bibili pa lang ng bahay, meron ding grant for that. Meron tinatawag na mortgage relief or mortgage grants, guys. Kapag bibili ka ng bagong bahay dito or kahit hindi bagong bahay, kapag first time homeowner ka, meron silang mga tinatawag na mortgage grants, literal grant, as in pamahagi. Diba? Amazing. Tapos mortgage relief naman, let's say nung nag-pandemic, merong parang paayuda si government na okay lang, hindi maihit yung credit score nyo for couple of months na hindi kayo makabayad. So because nga may pandemic, diba, that time. So, merong mga ganong mortgage relief, eklabu. Number 4 is education, guys. Dito sa US, merong tinatawag na mga federal loans or yung mga student loans. Dito, kayang-kaya mong pag-aralin yung sarili mo. Sorry, natigay ako. Busog yarn. Ayun, actually gutom nga ako. Anyway, yun nga, dito merong mga federal student loans, kaya dito guys, kadalasan, madaling mag-loan sa federal, which is sa government nga, kung gusto mo mag-college, mag-aral ka sa university or sa college nga, madaling mag-loan, pero karamihan ang kilala ko nag-student loan, matagal nilang babayaran yung, tawag dito, yung pinaka-loan nila, kasi syempre doon din kikita yung gobyerno, di ba? Pero medyo lenient din guys, kasi ako meron ako student loan, di ba nakuwento ko sa mga previous vlog ko, yung mga recent vlogs ko na I'm back to school to grad school, so kumuha ko ng student loan, pero kagandang dahon kung mataas naman yung grades ko, babayaran naman siya ng kumpanya ko. So in short, parang pinag-aaral ako ng kumpanya ko. Amazing. Yun lang. So maraming ganap dito ang ano, gobyerno para sa edukasyon. Yeah, mahal nga lang. Yeah, kasi yung sa akin magkano ba umaabot yung pinaka master's degree ko? Yun na yung pinaka mura ko nakita na magandang school na pang-pogi at pang-matalim. Boom. Joke lang, baka maniwala kayo. Mga ano yan, parang state university siya, guys. So pang mga bright students. Feeling. Anyway, yun nga, magkano yung buong program ko? $36,000. Mura na siya compared to other university. And lastly, number 5, other necessities. Kasi nandito feeling ko hindi ko ma-categorize. Kaya dito natin ilalagay. Other necessities, number 5. Una dito sa mga other necessities is child tax credit, guys. Merong ganun paayuda yung gobyerno kapag anak ka ng anak. What? Merong kang child tax credit. Ayan, parang pinopromote pa nila na mag-anak. Hindi, joke lang. Hindi ko alam. Pero kapag meron ka anak, mas mababa yung babayaran yung tax. Kasi kunyari, di ba, mag-file ka na ng tax mo, merong tax credit, ililes mo yun dun sa ano, i-deduct mo yun.
isa yun sa mga deductions. Amazing, di ba? Ganon din yun sa Pilipinas, pero siyempre dito guys, naka-dollars, kaya mas malaki yata. Per child, ganyan. Pero may limit din yun, siyempre. Next is, if you're veteran or active duty personnel, marami din ganap yan kapag meron din silang separate na mga loans, yung mga VA loans, yung mga veteran, active duty, may ang dami lang promos, discount. Promos, discount, hindi, pero seryoso. Kapag active duty personnel ka, veteran, or veteran, marami ding paano si mayor, may ayuda. Ayan. Next, ito naman, isa sa mga importante rin guys, unemployment income. Ito, na ano ko tong benefit na to nung pandemic, di ba, nawalan ako ng work ko, napanood niyo yung vlog ko na yun, na layoff ako because of COVID, di ba, nung 2021, tama ba? No, 2020 pala, 2020 yata. O, kasi 2019 ako dumating dito, and then after 1 year ko sa work, na layoff ako. So, 2020 nga yun, na layoff ako, and then, doon ko nalaman, hindi ko talaga, wala ko idea before, nalaman ko lang sa HR namin na, yun nga, meron unemployment, blah, blah, habang hindi ako nakahanap ng work. Tawag dito, meron ako na-receive na weekly unemployment income. Paghanap ni mayor. Hindi, ni ano. Basta yun, may pa-ayuda. Ang laki nun, guys. I mean, kasi dahil may COVID din, parang may pa-additional eh. So, parang, let's say, kunwari lang to ah, meron akong 500 na unemployment income. Parang based din siya yata sa parang ratio or percento ng magkano yung sweldo mo talaga na nakukuha mo. Tapos, ayun, meron kang weekly nun, plus dahil COVID, meron on top na 600 per week. Per week yun, guys, ha. Dumabot sa point na parang mas malaki pa yata yung, mas malaki pa yung unemployment income ko. Ito pera biro to. Nakwento ko na to sa mga previous vlog ko. Yung mga kaming mga na-layoff, hindi naman masaya dahil na-layoff. Siyempre hindi masaya kasi, di ba? Lahat ng na-layoff, parang mas malaki pa yung benefit namin kumpara dun sa mga naiwan dati sa kumpanya. Kaya, wala lang. Parang blessing in disguise na rin siya dahil nakuha ko dito sa bago kong work na na-enjoy ko naman. And ito yung parang gusto kong pasukan for. Anyway, to cut the long story short, so yun, unemployment income. Next is yung economic income payments. In relation dun sa sinabi ko na unemployment income, yung 600 na ano, na tawag dito, on top dati nung COVID, yun yung economic income payment. So yun, tinatawag ng mga stimulus check. Yan guys, dahil COVID, ganyan, lahat ng taxpayers, boom, lahat kayo binigyan ng ano, ng first, second, third ba? Kaapat na rounds nga yata yun, hindi ko sure, na iba't ibang check eh, talaga, dineliver sa mail, ganyan. So yun. And etong last na to, I think importante rin siya, is to travel anywhere. Kapag US citizen ka, or, yeah, kapag US citizen ka na, you can travel anywhere. Hindi yung kunyari diba dati yung Philippine passport, naka-Philippine passport ako, kailangan ko mag-apply ng visa tapos madedeny ako, di ba? So ngayon, kapag naka-US passport ka, parang you can travel anywhere, ang saya. Kaya parang akin, importante rin yun. So yun. So yun yung limang benefits na meron dito sa US, guys. I hope I'm making sense. At di ba, grabe, ang dami. Kung meron akong na-miss i-mention, comment down below, pag-uusapan natin at sasabihin natin sa next vlog. Ngayon, sagutin na natin yung mga comments nyo doon sa last video. Yay! Energy. Villa Burjan Ray. Kuya Vince, pangarap ko po tumira, magtrabaho at mag-retire sa US. Sigurado ka ba dyan? Sigurado na ako sa decision ko. Pinag-isipan ko pong mabuti to. The advantages and disadvantages of living in America, and now sure na ako. Sigurado ka. Pangarap ko po mapunta sa finance. Now, ang question ko po is, kailangan po ba mag-aral ulit sa US to become, for example, a financial analyst? Maha-hire po ba ako kahit sa Philippines ako makapagtapos ng BSBA? Mag-major pa po ako sa finance. So, good question. So, hindi mo na kailangan mag-aral kasi ako dito, for example, pumunta ako dito sa America nung 2019, graduate ako sa Pilipinas syempre nung 2012, kaya mo compute anong edad ko. So graduate ako nung 2012, FEU, yes, Philly. Anyway, going back, hindi mo na kailangan ulit mag-aral. Kung mag-graduate ka naman ng dyan sa Pilipinas, kuha ka ng experience para pagpunta mo dito, mag-migrate ka na dito, you are equipped, di ba? You are equipped with experience. And yun, kapag graduate ka naman na dyan sa Pilipinas, in-honor yun. Ito nga, di ba, nakapasok ako sa magandang kumpanya dito sa Pilipinas. Hindi man ako nag-aral ulit. Itong pag-aaral ko ng master's degree, inaano ko lang, parang kinukuha ko na yung opportunity kasi meron ngang paaral. May paaral si Mayor. Paaral si Mayor. Merong may ganung benefits sa kumpanya ko kaya ginarab ko na yung opportunity. So, yun. And again, maganda yung ano mo, goal mo na yan. Ibig sabihin, sobrang solid nung ano mo. Parang determined ka ano yung gusto mong mangyari in the future. So, maganda yan. Ganyan din kasi ako. Nurse Marian, Vince, nasa Amerika na ako! Galit yarn. God bless you. Salamat sa mga tips mo. Andito kami na sa Florida. Uy, nice. Alam ba, hindi pa ako nakapunta ng Florida. Pero pagpunta ko dyan, siyempre gusto ko pumunta ng Disney World. Kasi nung nag-Disneyland ako sa California, mas malaki yun na dyan sa Florida. I'm excited. Buwang. De, pero seryoso, pag ako pumunta ng Florida talaga. Nurse Marian. Welcome to the US of A.
mo. Jungle Di Mayuga, parang kailan lang Kuya Vince, nagme-message pa ako sa mga pa-question mo sa IG, tapos nagkaroon na ako ng passport early this year. Then may out of the country Thailand. Ganun yun, di ba? Thailand. Ako sa November, share ko lang po, hehe. Nak, congrats. Pasalubong dyan, di lang. Di pa ako nakapag-Thailand. Sana next time, dyan na ako makapag-tourist sa Amerika. Yeah, claim it. Travel-travel ka muna sa mga countries na madaling puntaan din. Punta ka dito. Keep on vlogging and more people, subscriber to inspire pa po. Of course, John Dale. Sorry, hindi ko muna bubuksan yung message sa IG. Alam ko nag-message ka sa IG. Tama ba? Yung pala, pupunta ka pala ng Thailand. Sawadik ka. Diba? Yon, Marvin Joseph. LA po ang destination po namin, bro. At excited na po kaming lahat kahit next year pa po ang flight namin. Sabi nga po ng parents ko na schedule daw po natin ang meetup natin. Uy, sure. Let me know. Sana mura yung ticket at makapunta ako at mami kita. Marvin Joseph. Take care always, bro. And God bless you. Take care and God bless you too, brah. See you. Ernesto Pogi, bossing Burmans na Merry Christmas. More power and more videos. Halloween muna, Ernesto Pogi. Mama, tsaka na yung Christmas. Sa Pilipinas, Pasko na tayo dun. Dito sa atin, mag-Halloween muna tayo and then Thanksgiving bago ang Christmas. So yun. Yanix o Pau Palermo. Sir, tanong lang, kumusta po ang crime rate dyan? At magkano kaya average rent ng mga apartment? Yung sasagot in advance. Ay, kamusta ang crime rate dyan? Ewan ko ba? Grabe din yung crime rate. I think everywhere you go. Sa kay dito sa US or... Mas grabe nga yata sa ibang state kumpara dito sa Illinois. Kasi dito sa Illinois, especially yung Chicagoland, diverse masyado. Iba't ibang meaning, iba't ibang layon dito. So parang mas open dito. Pero ganun din sa Cali, diba? Like sa LA, tsaka sa ano, sa NYC, sa New York. Pero grabe din, mas grabe nga yata yung crime rate dun eh. Yun, kasi laki naman akong ano, laki naman. Sa if yung grumadi, syempre alam ko yung galaw niya sa recto tsaka sa Morita, kaya parang medyo alerto ako palagi eh. So yun, wala lang. Magkano average per rent? Kapag nasa city ka, depende na sa ang part ka ng city. Kapag nasa downtown area ka, talaga mahal talaga dun, bro. Pero kapag nandun ka sa outskirts of, you know, nga ng downtown Chicago, mura-mura, like yung apartment namin, panoorin mo yung vlog ko dati, hanapin mo. Dun sa Chicago, nasa Chicago pa kami. Ang pinabayaran namin doon, I think, close to 1,500, yung 1,500 a month. That's one bedroom. Tapos yung studio, I remember correctly, that's around 1,200, 1,200. Kasama na yung utility. Yung mga ano doon, mga ganap. Trash, yung heat, ano ba, AC. Ay, kasama ba yung ano doon, Meralco? Meralco? Ano ba tawag doon? Kasama ba yung Koryense doon? I don't know. Pero, ganun naglalaro yung price. Kaya mo yan. Ano bang work mo? So, kung dalawa naman kayo nag-work, you can do it. Eh, kung mag-isa ka lang din, I think uso din dito yung may mga roommates. Magi Kalamba, hi Vince! Hello! Salamat sa pagsagot ng question ko. October 9 flight namin to Arlington Heights, Illinois. Pag nakita ka namin, papapicture kami sa'yo. Huy, ako lang to! Joke lang. Magi Kalamba. Yun, alam ko yung mga, may mga tropa ako dyan sa Arlington Heights, baka pag nakita mo ako, nakikita mo lang ako dyan, pag-ala-gala lang ako dyan. Congrats in advance! Welcome to the US! Para immigration office. Ega Rani, Sir Vince, same tayo, tama raus! Pero sa FU Cavite po ako. Pares lang yan, iba lang ng branch, iba lang ng campus. Shoutout po sa next video. Shoutout to Pega Rani. Let's go, Tamaraus. Let's go. Arnold Booker Idol, what's good bro? Nice talking sa Messenger. Hindi lang kita masyado iniistorbo. Mukhang busy ka palagi. Kami na ipon laway ko. Ang bilis ko magsalita. But it was nice talking bro. Mapapansin mo nga talaga na nasa American ka na. Pag nakikita mo yung paligid, but since galing kami sa Dubai, hindi na kami masyado na-amaze sa mga buildings or infrastructure. If you don't know Dubai when it comes to that, even the roads, mamamanga ka talaga, wala lang. Share ko lang. Gaya nga nang sabi mo palagi, mema lang, mema sabi. But bro, that's true. Anyway, stay safe and God bless you too bro. Nice talking to you sa Messenger. Idol, grabe ka, ang galing mong basketball. Pahinging sapatos. Kapag galing ka na ng ibang bansa, kasi makukompare mo rin talaga eh. Pero wala lang, ang ganda, maganda sa ibang bansa. I think ganun mo palagi. Kung doon ka magagandaan sa kung saan ka hindi nakagisnan. Tama diba? Wow, feeling, alam mo. De, pero yun, punta kayo dito guys, maganda dito. So yun, Arnold Booker. Yes, hindi pa ako nakapag-Dubai, naalala ko nung bata pa ako. Tumira kami sa Saudi Arabia, nag-Jeddah kami kasi trabaho airpods ko dun dati. Tumira kami dun. So, ay, medyo, alam, iba yata yung itsura ng Dubai, di ba? Kasi iba na ngayon, iba rin before. Pero, yun, galing din ako ng Arab country, kaya medyo, pero alam ko magkaiba pa din yun kasi iba yung sa Dubai, parang grabe yung nakikita kong mga, ano din, mga sports car, ganyan. Ganun din alam ko sa Jeddah, sa Saudi Arabia, pero, paulit-ulit lang ako, pero grabe, gusto kong makapag-Dubai soon. Soon, one day, I mean, hindi mas soon. Funny prank, saan yan, boss? Ano yun? Anong saan yan? Ah, yung ano ba? Yung ukay-ukay? Yung UK?
sa ano yun, tinatawag doon is Playtos. Isa siyang hukay-hukay. Para siyang Goodwill. Pero I think mas puro apparels like for teenagers. Mga Gen Z and Millennial yung style niya, yung mga trend na nandun. At I think that's all across the US. Puntahan na, kayo mo Playtos. Punta ka doon sa Google or sa Apple Maps. Kayo mo Playtos near me. Ganda yung mga ano nila. May mga brand new, may mga slightly used. So yun, if tight yung budget mo, or you know, mga gusto mo ng mga padala sa Pilipinas na maganda at magagamit pa talaga, okay dun. If hindi mo bet pumunta sa mga garage sale, so yun, ba't ako ganun magsalita? Ewan ko rin. Ano ba? So yeah, that's it. Wala nang ibang comments. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo tong video without skipping, thank you so much. Kung in-skip mo to, okay lang din. Kung na-enjoy mo tong video at kung may natutunan ka kahit konti lang sa video na to, please click the subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. And don't forget to like, share, and comment in this video. Tatalakayin natin yung mga comment nyo sa next video. Kung meron kang tanong, anything about Boy America, and if you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo on the next vlog. Peace!